At para sa unang detalye ng ating balitang regional na medical mission ng Abono Party League sa pangunguna ni Albert Estrella. Bibisita kayo sa barangay na Sangaan, Malasiki, Pangasinan. Ang detalye mula kay Kamarilet Morbrigera. Kamarilet. Kanina natin si Kamarilet. Medyo ayusin muna ang kanting technical. Kapartner. Alright, Mayor Belen, isang pamilya na ang touring lungsod ng Dagupan. Mensahe ni Mayor sa National Family Week, walang iwanan ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Morbrigera. Kapartner. Walang iwanan, ito ang naging mensahe ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez ngayong celebration ng National Family Week. Sunshine News Blast. So, please in general, ay alam nyo, sa pamilya po ay walang iwanan, and all of us share our love and care with each other, and alam nyo, through thick and thin, pagkapamilya mo talaga, hindi kanila pamaya. Yes po. So, ganun po yun. Kanina. Nitong Lunes hanggang alas 3 ng hapon lang ang government service para bigyan ng pagkakataon ang mga empleyado na makasama ang kanilang pamilya. Saan ni Mayor Belen Fernandez, pamilya na ang touring niya sa City Hall at sa lungsod ng Dagupan. Sunshine News Blast. Sa ating may, aside from my own family, the City Hall is my family. So we all work together, and alam niyo maganda ang samahan po namin dito. And for all of the yung mga family in Dagupan City, enjoy your day. Nagpapasalamat naman si Atty. Aurora Valle, City Legal Officer sa Mayor Belen Fernandez, dahil kapamilya na ang turing nito sa kanila. Anya, sasamahan nila si Mayor sa mga programa at proyekto nito para sa lungsod ng Dagupan. Samantala nitong Martes, nagpapasalamat si Mayor Belen Fernandez sa National Government dahil tuloy-tuloy ang natatanggap ng mga senior citizens ang kanilang social pension sa ilalim ng programa ng DSWD at sa pangangasiwa ng Office of the Senior Citizens Affairs at City Social Welfare and Development Office ANLU ang servisyong ANLU. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Lloyd Rivera, kapartner mo sa Balita at sa Lito. Sunshine News Blast, DCRE, Sunshine Radio, Reports! Medical mission ng Abono Party League sa pangunguna ni Albert Estrella. Bibisita ngayon sa barangay Nansangan, Balasiki, Pangasinan. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamarilet Morbrigera. Kamarilet. Magkakaroon na yun ng medical mission ang Abono Party League sa pangunguna ni Albert Estrella para sa barangay ng Sangaan COVID Court, Malasiki, Pangasinan. Inimbitahan ang lahat na sumali at mag-avail ng medical mission simula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang mga participating barangays ay Canan Norte, Canan Sur, Bacundao Este, Bacundao Weste, ng Sangaan Junio at Taluyan. Mayroon din libreng pabunot ng meeting para sa first 200 patients, Liping Gupit, Land Legal Services, ECG X-ray, at magkakaroon din ng pamamakasi ng libreng gamot. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner, let mo bigera, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pambalita, groundbreaking ceremony ng air-conditioned waiting shed ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Mapandan. Pinangunahan ni Mayor Bega. Ang detalye mula kay kapartner Big Tahod, Kwarbik. Pinangunahan ni Mapandan Mayor Carl Christian Bega ang groundbreaking ceremony para sa air-conditioned waiting shed at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Command Center ng Mapandan. Kasama sa seremonya ang Municipal Engineer na si Engineer Angelo Abrugar at ang MDRMO na si Binibining Nian Jen Arguelles. Ang waiting shed na ito ay dinisenyo upang magbigay ng komportable at ligtas na espasyo para sa mga residente ng Mapandan, lalo na sa mga persons with disability, senior citizens at mga buntis habang naghihintay sila ng transportasyon. Kasabay nito ang MDRMO Command Center na naglalaman ng pinakabagong technology na magpapahusay sa kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya na makatutulong tuwing may sakuna. Mahalaga rin ang pasilidad na ito sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon na kinakailangan ng mga residente ng Mapandan.
para sa Diyos at sa Pilipinas. Kumahal, bisahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, Palawan Beach at Mindanao Falls, bukas na ngayon para sa swimming. Ang detalye mula naman kay Kapartner Lorna Hernandez. Kapartner Lorna. Yes, kapartner, matapos ang ilang araw pagsasala ng Palawan Beach at Mindanao Falls, dahil sa sama ng panahon, muli na itong buka sa publiko simula nitong Martes. Base sa anunsyo ng Mindanao Tourism Office, nagpaalala rin ito sa lahat ng mga consumer na unahin ang safety. Pinagbabawal din ang pagtatalon sa pool. Ang mga hakbang na ito ay ilan lamang para matiyak ang kaligtasan ng mga bisita binini ng Mindanao. LGU ang pangunawa at kooperasyon ng lahat ng mga bisita. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, na partner mo sa balita at service. Samantala, 200 trainee scholars ng PES and Nutrient Management under Rice Extension Services Program ng Alameda City, katuwang ang test na nakapagtapos na. Ang detalye naman ng balitang yan mula kay Kapar Sheila Balog. Kapar Sheila. Paabot sa 200 trainee scholar ng PES and Nutrient Management under Rice Extension Services Program ang nagtapos sa Alameda City Technical Vocational and Physical Assessment Center o ACCVIE nitong Martes tapos ang Physical Education Skills Center Authority o TEXA. Ispresentan ni ACCVIE School Administrator, CGDHR, CHRMO, OICC Administrator, Amy Logan Liado ang mga kalipikadong nagsipagtapos. Plus na kinonfirmat na bigay ng mensahe ng pagbati at pagkasalamat si City Mayor Art Brian Celeste sa lahat na nagtapos at magpupursige sa kanilang pag-aaral ng malayong mabigyan ng karagdagang kaalaman at kapasidad na magsilbing gabay para mapaundan ang rekultura at masiguro ang masasaganang ani para sa lungsod. Tumula rin si Natesta Specialist Meresa Regata na pinaabot ang mensahe ni Testa Pagkat ng Provincial Director James Perez, ACTBIEC School Board Member Mariana Perado, CGADH1 Venus Balboa at CGADH1 OIC Abby Belia Pagpato. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, sinabalo ka partner mo sa Balitag Service. Dagdag pabalita, mga gumagawa ng Bilao na apektado ng bagyo, tinulungan ni Urbistondo Mayor of Peranya. Ang detalye sa pagbabalik, Tumar Big Town, Tumar Big. Nakatanggap ng financial na tulong mula kay Urbistondo Mayor Modesto Operania ang mga gumagawa ng Bilao na apektado ng nagdaang mga bagyo. Ito ang kanilang munting pinagkakakitaan na naapektuhan dahil sa habagat at sama ng panahon. Bumisita ang grupo sa tanggapan ni Mayor nitong Martes upang humingi ng tulong para muling maitawid ang kanilang hanap buhay. Ang mga magbibilao na ito ay mga residente ng Barangay Rial, kaya lubos din ang kanilang pasasalamat sa alkalde na walang pasubaling nag-abot ang tulong pinansyal para sa kanilang puhunan. Prioridad ni Mayor na tumulong sa mga indigent resident ng Urbistondo nang walang pinipili at walang diskriminasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, digpahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Para sa ring detalye ng ating balita, Regional Office of Municipal Agriculture at Agricultural Service ng Bayan ng Malasiki may bagong opisina na. Ang detalye ng balita ngayon mula naman kay Kamara Bien Bergabidya. Kamara Bien. Yes, good morning kapartner. Simula itong Lunes, may bago ng opisina ang Office of the Municipal Agriculture at Agricultural Services ng lokal na pamahalaan ng Malasiki. Ito ay lumipat na sa Government Center o dating Common Terminal na matatagpuan sa Don Vicente Quintan Street, Poblacion, Malasiki, Pangasinan. Araturang paglipat sa Agricultural Services Office ng LGU Malasiki ay parte na itong congestion plan para dan sa bayan ng Malasiki upang mas mapabuti pa ang paghahati ng serbisyo sa publiko. Sa iyordad ni Mayor Noel Anthony Heslani, ang kapakanan na mga residente ng Malasiki at napagali ang pagbibigay servisyo sa mga nangangailangan. Pastor Joseph Liglas, tumatusubian, Bergabinia, kapartin mo sa balita at servisyo.